Alright, good morning po. Meron tayo today sniper 155. So sinadya tayo ni sir para ipacheck yung BBA niya. At upon checking, ito nga ipapakita natin sa inyo kung paano mag-check ng BBA, kung gumagana ba yung BBA niya. Ito yun. Ito yung BBA. So around 7,000 dapat pumapalo yan, pumipitig yan. So pag nga nagsi 7,000 dito sa gauge, check natin. Pakita natin sa inyo ano yung function ng BBA. So syempre start natin. So around 7,000 dapat pipitik yan. Gagana. Check natin. Yun. Nakita nyo, pumitik yung BBA. So sa pangalawang try natin, pangalawang try, wala na. Unang try lang ng 7,000 RPM tsaka lalabas yung BBA. Sa pangalawa, wala na. Ayan o. So pansinin nyo sa Sniper 155 nyo, pagka naka minor at nag 7,000 RPM kayo, dapat papalo yan ng paulit-ulit every 7,000 RPM. So hindi pumitik. So isang beses lang pipitik sa unang andar, sa pangalawang birit, pangatlong birit, wala na. So check natin gamit yung MSD 500. Eto, check natin to ha. So ayan, na-connect na natin itong diagnostic tools natin, no? Kinonnect na natin dito sa socket. So re-reading natin kung ano yung malfunction nitong unit. So kailangan natin talaga ng scanner para makita yung diferensya. So pasok tayo dito sa diagnostic. Yamaha automatic search. Yan. So antayin lang natin makapasok sa system. Communication fail, on natin susi. On. So ito yung papasukin natin, functional diagnostic page 5. Pasukin natin yan para makita natin kung ano yung depresya ng BBA niya. Hindi gumagana, isang best lang gagana. Sa pangalawa wala na, pangatlo wala na. Yun. So dito nyo makikita yung mga sensor nyo dito sa functional diagnostic kung gumagana pala, katulad ng position sensor, TPS, fuel, injector, program version number, ano yan yung ECU yan. Yan, hanapin natin ngayon yung BBA. Yan, BBA variable valve, variable valve actuation. So oo natin to, pag ino natin yan, kailangan pumipitik yung BBA. Ayun, pumitik ng isa. Pangalawa, pumipitik. Pangatlo, pumipitik. Pang-apat, pumipitik. Ano ibig sabihin po yun? Ay gumagana naman po dito sa diagnostic. So, i-consider ba natin itong na maayos? Yes sir, maayos kasi gumagana dito sa diagnostic tools natin. So ibig sabihin, pumapunction siya ng maayos. Pero pag naka-start, ayaw nang gumana. So start ulit natin ha. Ayan, start. Unang trial natin sa 7,000, gagana yan. Sa pangalawa, wala na. So kaya naman, alam mo sira nito bossing, reveal na natin ECU. So dito kasi naka-program yan na every 7,000 RPM magsesend siya ng message papunta dito sa BBA. So ang nangyayari, hindi na siya nagsesend ng message. So dahil electronics nga to, sa dami ng wire nito, hindi natin alam kung anong sira dito sa loob. So hindi naman natin ito pwedeng buksan o sirain para makita yung sira. Kaya naman nag-decide tayo na magpalit ng ECU. So isasalpak natin itong MBR1 ECU. So ayan na, naisalpak na natin. So start ulit natin. Start. So dapat every 7,000 RPM papalo, lalabas dito, di-display dito yung BBA. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, so yun lang, no?
Napaka-basic. Gumagana na maayos. So, ayun na. Napagana na natin. So, sad to say, kailangan natin magpalit ng beep ng ECU. Ito na nga po yun. MBR1. Y60 pang 155. So, BBA, goods. So, proceed na natin yung kakabit natin. Kakabit pa tayo ng driving light. Ayan, oh. So, ito, ilalagay natin driving light at saka yung master. Ah, caliper para kal, sorry. Yan, caliper at saka master. Alright. So, thank you.